Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandido! Go, Diego! Go, Diego! Go, Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! 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 Metro and Mega Manila, check your Philippine Senate time. Are you live right now? Tic Tacs, it is now 31 minutes. Makalipas sa oras na alas 7 ng gabi. Yeah! Woo! It's a Friday at sigurado yan. Pag Friday tang ano? Kailangan pa bang i-memorize yan, traffic? Traffic man yan, don't worry. We got you covered, ika nga. Kami nang bahala sa tugtugan, kami nang bahala sa kwentuhan. Mga bagay-bagay na meron kang matutunan, ito po ang hatid sa inyo ng programang EDSA. Hindi lang basta hahalakhak ka. Ano pang makukuha nila, Tang? Meron pa silang matutunan. At marami pang iba! Duday, bakit ka sumasabat? Hindi ka naman tinatanong eh. Bihira. Ah, ito na, hindi na natin patatagalin. Ito, Tang, pag-usapan na natin to. Isang nanay ang hinangaan after handling her two sons into police. Kung saan inaakusahan po sa pamamaril ang kanyang anak sa mga kapulisan matapos ang attempted traffic stop. Kaagad po nakilala ng nanay ang kanyang dalawang anak na lalaki na may edad 18 at 17 bilang mga lalaking pinaghahanap ng mga kapulisan. Sa Mississippi po ito, hindi po dito sa Pilipinas, ha, para clear lang. Kinabukasan, dinala ng nanay ang kanyang anak na mga lalaki sa istasyon ng pulisya at nagpupumilit siya na sinasabi niya na hindi niya papayagan ang ganitong uri ng ugali mula sa kanyang anak. Wow! Grabe, ganun talaga dapat. Tang, logika na natin, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin. Logika mo na yan para mahimasbasan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Alright, mga kabisyo, eto na! Boards, unang-una sa lahat, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po ito sa lahat ng mga ina ng tahanan na wag po nating itolerate ang maling ginagawa ng ating mga anak. Kasi ikaw mismo ang magpapahamak sa kanya pag ginawa mo to. Diba? Ang bihira naman. Oh no! Kasi mga kabisyo, ha, kasi once na tinolerate mo yung ginagawa ng anak mo, dahil ang maliit na pagkakamali, pag pinalagpas, masusundan niya ng isa pang pagkakamali hanggang sa mahulog na sa kasalanan na hindi na matatakasan. Diba? Parang kwento lang yan ni David. Si David yung tumalo kay Gulayat. Diba? Diba? Oh, no. Yung may tirador. Yun. Yung kwento niya na pinagnasaan niya yung asawa ng kanyang sundalo kasi 'di ba naging hari siya. Si Bathsheba yun eh, nakita niya naliligo sa balon, pinatawag niya, tapos sinipingan niya. Eh nabuntis niya. Tapos ang nangyari, para pagtakpan yung ginawa niya, pinatawag niya yung asawa galing sa gera. O sabi niya, umuwi ka muna doon. Uwian sa asawa mo. Ang gusto niya para sipingan, para ligtas na siya, eh hindi umuwi. Meron pa, nilasing niya pa. Para umuwi sa bahay, hindi rin umuwi. O hanggang sa dulong, ginawa niya, pinapatay niya. Diba? So, ang nangyari, bilang consequence sa ginawa niyang kasalanan, namatay yung anak niya, nag-away-away yung mga anak niya. Diba? Now, logican po natin mga kabisyo, merong ilan pong mga magulang na pilit tinatakpan po ang gawain na kanilang mga anak dahil sa posibleng dahilan. Unang-una,
sobrang pagmamahal at pag-aalala sa kanilang mga anak. Isa pang dahilan, dahil sa kahihiyan at pag-aalala din sa reputasyon ng pamilya. O, di ba? Parang yung kilala ko, Col. Ah, kilala mo. Pilit tinatakpan ng kanyang anak na isa daw itong matipunong lalaki. Isang bruskong lalaki. Pero ang katotohanan, mas malambot pa sa gummy bear. Maloy! Aragoy! Alright, mga kabisyo, we're gonna slow things down a little bit. We got 36 after 7 o'clock and this is Metro's number 1. We are 90.7 Love Radio. You got me. My name is Diego Bandido. Keeping you company straight up until 9 o'clock in the evening. Yeah. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic.